Hello, hello, what's up again mga kakailian. So we're here at Tinungdan, Itogon. Yes, and this is a country road. Yeah, there's a painting over there. It's very nice. And there's a resto here. Yan. So yan mga kakailian. As of now, it's not open yet because of the restriction. Yan, pero yan, pero papakita natin yung inside niya, yung place. Yan mga kakailian. So try natin pumasok. Yeah, it's very nice. Yan mga kakailian. So kung pupunta kayong Dalupirip or dito sa Tinungdan, makikita nyo to. It's very nice place, but as of now hindi pa sila nag-ooperate kasi yung mga restriction. Yan, ang ganda ng area. Yan. Wow. Nakaka-amaze naman ang to. Then bar siya, actually may kumakanta rin daw. Yan, ito po siya. Yan. Country Road Cafe and Bar. Yan. So may tapos ang isa sa nakaka-aliw dito is makikita mo yung isang sitio ng Tinungdan. Yan po. Yan, ganda. Alright mga kakailian. So ayan mga kakailan. So before that, before kami pumunta dito, ay galing tayo sa munisipyo ng Itogon para makinig regarding sa environmental code ng province of Benguet. Tapos may kainan doon na pinuntahan din natin. Alright, so hello everyone. Hello kakailan. We're here at Poblacion Itogon Benguet. Dito lang po sa baba ng munisipyo. Yes. Umaten po tayo ng ano yun? Environmental code, which is saklaw pa rin niya ang mining, agriculture. And yung pre-promote nga natin ay ang turismo. Yan, so we were invited by the province and also the people from Itogon. Yan, so andito tayo sa corner ng munisipyo kung saan famous ang kanilang hot spring. Ayan. Anyways, oh, this is our first taste of Mikiaba. So instant muna tayo mga kakailian. This is not our lunch. This will be our snack. Abra ay composed ng sabaw, yan, egg, chicharon. So first taste muna tayo mga kakailian is sabaw. Sarap ng sabaw. Tapos kulay Ma-orange-orange yung sabaw. Yan. And it's my first time na makatikim ng Mickey Abra. So yung noodles nila is freshly coming from Abra. Yan. So, kain na tayo. And let's try their noodles. Very soft, parang noodles din ng pad thai. Okay na ako sa sabaw, masarap. Sarap. Panalo. Tapos of course hard boiled egg. Dagdagan pa natin ng spring onions. So ayan, ninanamnam namin yung sabaw kasi masarap, lalo na at may sili. So ayan, again mga kakailan, ang party kung saan ito matatagpuan ay dito lang sa corner ng munisipyo ng Itogon.
Masarap, ganito pala ang pancit, Mickey Abra. Kwento lang ng mga kasamahan natin na from Abra, yung mga taga Bulinay Abra. No, try nyong, kasi meron daw sa Baguio pero hindi pa ako nakapunta. Available din po daw sila sa delivery. So kung andyan lang kayo dyan sa swimming pool dyan sa baba, i-message nyo lang yung page nila, which is ilalagay natin dito dyan. Then pati yung contact numbers andun na rin, so you can contact them and they will deliver it for you along dito lang na area sa mga Itogon swimming pools, lalo na yung mga visitors natin na pumapasyal. So available po siya sa delivery. Kapag nag-order kayo, andyan na, mainit pa na i-deliver. So available din po ang milk tea nila, so pwede nyo ring i-order sa kanila. So ayan mga kakailian, ubus na. So everyone, ilalagay natin yung page nila para makontak nyo sila if nasa Itogon po kayo dito sa poblasyon, dito sa malapit sa 13. So yun, nakita nyo yung paano kami kumain kanina. Yan. So andito pa rin tayo sa Road Country Bar and Restaurant. So close pa siya, pero sabi ni sir may falls daw dito sa baba. So yan, pupuntahan natin. Pala ni sir kanina, pwede kang dito, pwede rin magstay yung mga visitor. So parang cottage siya. Yan. Ito po yung itsura niya. Tapos doon, at ito gagawin pang swimming pool. May baliti ata ito. Yan. Tapos ito pa. Hindi masyado nadadaanan kaya nakuan yung mga dahon na, pero simentado naman yung daan. Yun. Baba pa rin tayo. So ayan. Pero as of now, walang tubig. Da, kung adventurous type ka, ang ganda rito, men. So tingnan mo ito. Ayan. Wow. Yeah. Tingnan yung mga kakailan, oh. Ayan, oh. So mas maganda kapag pumunta kayo dito soon. Dapat fit kayo sa mga ganitong adventure. So ayan, doon pala na area yung falls. Kaso walang tubig. Kaya hindi na, maliit lang yung tubig na dumadaloy. So try nating tignan. Ayan mga kakailian, so andito na tayo sa ibaba, kung saan sa base ng falls. Kaso maliit lang yung tubig na dumadaloy at bumabagsak. Yan po siya sa itaas. Pero kapag tag-ulan, sigurado napakaganda nito. Yan. So ayan, maraming tinatawag naming pikaw. At yung kasama namin doon, nag-slide. Yun siya, oh. Yun. Tumatayo. Ayan. So ayan, may tinatawag naming pikaw. O yung parang gabi. Parang ganun. Yun, sa dito lang sa mga tubig na tumutubo. So ang ganda actually. Lapitan natin. Ito siya. Tapos kapag tinitignan natin, ganito siya, oh. Uy, ganda. Parang nagpo-form ng stalactite, stalagmite yung base niya. Yan. Maganda siya. Pero I'm sure kapag malakas yung tubig, mas maganda. So ayan po yung itaas. Wow. Tatayo na. Tapos na tayong mag-ikot sa Itogon. Yan, for the yung talks regarding sa environmental code ng province of Benguet. So, andito tayo na ngayon sa La Trinidad, kung saan pumunta tayo dito sa isang shop, sa Fish Bowl, para magkape. Then, after that, uwi na tayo. So, once again, I would like to say thank you to the Chairman of Tourism of Culture in the Arts of the province of Benguet, Board Member Namuro, together with us, our team, Elevate Benguet Movement. Yan mga kakailan. So, ayan po yung ginawa namin maghapon sa araw na to. So, with that also, thank you once again to all our viewers, my family in Igorot Dreamers. Yan. Thank you everyone. So, with that, iyaiyaman kada kayo kakailan. Iyaiyaman. And God bless.